sports po tayo sa commentary and of course sa ating game. So, masari man na magkaroon ng clinic na dito sa game, saka sa game lang, noong natin na rin sa mismong mga buhay ninyo. Pero ito na, maya-maya lamang i-start na po tayo para sa ating para sa ating last game. Last game na po. Tara, naglalabas na Gina daw, Gina. So, ito na, ang inaabangan ng ilang viewers, 44 viewers para sa gabing ito. So, first pick po. So, -1 ban, dapat ang FK solid. So, yun talaga ang napag-usapan. Pero ito na, ano kaya magiging first ban dito? Okay. Tingnan natin kung ano ang... ito talaga. Yisan Jin pa rin ang bina nila. Bina nila yung comfort hero nila for some reason. I don't know why, but they still ban their comfort pick. Para naman, I think, ano kaya ibaban dito? No? I think, siguro hindi mo na sila magbaban dito. Since yun nga, -1 ban sila, hindi mo na sila magbaban dito para sa FK Solids. Or mamaya pa siguro nila. Pwedeng mamaya pa rin naman siguro nila gamitin. Pero I think, ngayon na. Oo, ngayon na. Okay, hindi na sila magbaban. So, yan yung isa sa mga penalties nila. -1 ban. Ay, hindi, nagban sila. Which is Mia. Hindi naman din ata talaga pinipick yun. Para lang for formality lang. Pero ito, tingnan natin. So, Uranus kagad ang binan dito. So, mabilisan ang pagbaban dito ng ano. So, baga may giggle. Giggle factor ata dito. Ang Digital Devil Sanity. Dito, ang tag... So, shoutout sa mga naghintay. Maraming salamat po, no? Oo, tama. Dito kay Adron dyan. Normal lang yan. Hindi naman, ano, talaga. Wala lang talagang bastusan. Wala talaga masusa. Medyo ano rin talaga yan. No? Medyo ano rin talaga yung mga trash talk talaga. Normal na magkaroon ng mga trash talk. I mean, kahit sa mga pro scene din eh. Diba yung mga mataas na pro scene eh. Hindi natin naiwasan na ayun nga, magkaroon ng trash talk. Pero ito, nagbana ng Yujong. So, para sa mga bago pong nanonood, remind ko lang kayo, if ever man na magkaroon dito ng unusual pick, kagaya ng Lila pick, no, dahil may bug na naman, ng Mobile Legends, tuloy pa rin po tayo. Whatever the reason is, kung wala talagang pick talaga yan, kung yun talaga lalabas, as is tayo. Okay? Para klaro po sa lahat ng mga viewers sa atin, as is po tayo. And muli ako nga pala si Verse, kaya magiging shoutcaster nyo para sa gabing ito. Last game na po tayo and maraming salamat po sa mga nanonood. And naghintay talaga. Okay? Pero ganoon talaga, oo. Minsan talaga mabagal pa din talaga. It depends on the connection din talaga. Pero ito na. Selena. And then, ano po sa? Nag-Goshen. Okay, nag-Goshen na dito si 30 Boy. So, pwedeng off-lane Goshen to. And then, nakumuha na rin si Lina dito for the map awareness. Guys, reverse. RG. 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 Yes, bali, ang nangyari ganito. So, sisingit na ako para alam na rin ang mga nanonood. So, yung Goshen pick na DC pa rin si 30. Pero kahit na DC, itutuloy na yan kasi napag-usapan naman na kanina. So, ano yan, ang nangyari talaga, may problema yung connection ng isang player nila. So, nagpalit kanina naka-converge, tapos nagpalit ng ibang internet, tapos nag-data na ngayon. So, ML talaga yun yung sa account niya. So, hindi na natin kailangan ano. Unfortunately, hindi na natin mano yan eh. Hindi na natin control yan. So, ang mangyayari, yung Goshen na pick na ginagamit ni 30 Boy ngayon, ay yung napick ni 30 Boy ngayon, as is na yan. Wala na remake yan, okay? Patuloy na yung laban. Okay, boss. Sige po. So, ayun, narinig niyo na si Kuya S. Boy, okay? So, fix na po yun. Fix na po natin yun. So, kagaya sabi ko kanina, kahit mag-lilap pa yan or whatsoever, assist na tayo. Okay, assist na tayo. So, assist na yung question na yan. And we are into the last picks na po. Last 4 to 5, last 2 picks ng ano, ng both teams. And I think this is going to be a bloody game 3. So, kasi talagang both teams may giggle factors sa isa't isa dahil nga sa mga nangyaring technical difficulties. And tingnan natin, ito ah, actually mga unusual na to, medyo unusual na to, rock pick since ban na nga dito si Kubra, and ayun ang pinaka most viable to, pwede rin Hylos, but I think that is actually the most viable na rin talaga, the rock pick. And now for the last pick dito ng Digital Devil Sally, Harith pick para dito, and Elkirk. So this is kinda unusual, we weren't able to see this last time mga lalaro natin in the Lunox. Okay. So, hinga lang ng malalim, mga viewers natin. Hinga lang po ng malalim. Ito na.
ang iniintay ninyo. Ito na. Okay, ito na. So, sa mga naghintay, sa mga nag-TS, ito na po ang iniintay ninyong game number 3 ng gabing ito. And muli, ako nga para si Verse Gay, magiging shoutcaster nyo for this epic matchup. FK Solids versus Digital Devil Sanity. Okay, napatagal. Napatagal ang game 3 natin dahil sa mga technical difficulties. But still, the show must go on. And again, maraming salamat. Okay, maraming salamat. And just a few seconds, pumunta na tayo sa Land of Dawn. Alam ko na naghihintay kayo, miski ako rin. Naghihintay, pero habang naghihintay ako, nag-charge na rin ako kasi palubat na ako. Pero yun din, nagkaroon ako ng time na makapag-charge and magamit itong aking noise cancellation headset. Malakas kasi kumain ng battery itong noise cancellation headset, kaya mabilis ako malubat. Pero kung ano lang, yung normal headset lang, hindi naman. Pero dahil na naka-noise cancellation ako, medyo mabilis siya kumain ng battery. No? Pero ito na, mga ka-RG, mga viewers natin ng Kuya S-Boy League Season 2. Nandito na po tayo. In just a matter of 10 seconds or less, ito na. Okay, yung iniintay ninyo, yung mainit na comment section. And dito, introduce na po natin ang mga players natin. And for the Digital Devil Sanity, we have Faye for the PNK, Jake 0413 para sa Harith, Bulu para kay Atlas, Cairo para kay Hilbert, and Export para sa Yeti Esports. At para naman dito sa side ng FK Solid, as we have Dirty Boy para kay Gushon, Thank You Cheesy para dito sa Selena, pero hindi ko na makita yun. Pero ito, nakapos muna tayo. Post muna tayo. So, ito na. Talagang kasabik-sabik, no? Nakakasabik talaga yung ganitong klase ng mga bakbaan, no? Kasi biruin nyo, no? Pero basahin lang din natin yung mga ano. So, we have Charles para kay Johed, Raikel para kay Grock, and Estra para dito kay Lunox. So, yun yung mga players po natin para sa araw na ito. So, konting ano lang. So, each teams will have 1 minute pause. Po, no? So, 1 minute pause. Tatlong pause po yan. Tatlong pause na tigwa 1 minute. So, pagkatapos ng 1 minute na yon, G na po kaagad tayo. Okay, G na po kaagad. Tapos, pag naubos na yung posting nyo, each teams, yun na, wala na pong pause yun. So, tingnan natin dito kung mareresolbahan pa ba. So, technically, each teams meron 3 minutes kasi tatlong 1 minute pause eh. Oo, 1 minute pause. Ito na, nag-expire na yung 1 minute pause. And tingnan natin. Tingnan natin ngayon kung gene na ba itong ano. Pero ito nga, no, kung mapapansin natin, may hindi gumagalaw sa both sides. The export is not moving. The Goshen is not moving as well. So, both teams may hindi gumagalaw sa kanila. Pero tamang kuha lang ng objectives dito ang both teams natin. So, walang masyadong nag-iinit. Walang masyadong, walang masyadong nagkakaroon ng... wait na clash. Pero dito tayo sa may bandang baba. Tingnan natin. Tumawag kumamay abyssal arrow that time. Pero tamang blink lang muna palayo para hindi makatulog. Pero ito, tumawag na ng post. Dito yung team naman ng kabila. If I'm not mistaken, for the Digital Devil Sanity. No? So, they're begging for a post. So, dalawa. Okay, ito ah. Dalawa. Okay? Dalawa po sila na nakatayo. Both teams, okay? So, pero guys, sabi ko, S-Boy, tuloy na tayo, okay? Wala na tayong reset-reset. Tuloy na po tayo. Tuloy na ang laban natin ngayon. So, abang-abang na lang po para sa ating mga viewers natin para sa gabing ito. No, kung makita natin, tigwa 1 minute lang yan. Bali, we have a total of 6 minutes kung sakali man. Pero maganda, magiging bakbakan natin, no? Kung sakali, this is going to be a 4v4 matchup. Mobile Legends. Bang bang, 4v4. Ang 4 players versus 4 players lang po tayo. Dahil makakasi si Xberg di gumagalaw. And the Gushon is also not moving. So, both side lanes. No, mga side lanes yan. Eh, di gumagalaw. Pero ito na nga. Shoutout muna tayo. Gusto nyo ba na shoutout? Gusto nyo na shoutout? Pwede naman. Pero ito na. No, nagkaroon pa rin tayo ng ano. So, ito na. Parehas tayo na DC. Pero ito. Nag-expire na ang 1 minute. Ano nila? 1 minute connection. Pero ito, gumalaw na si XB dito. Lumalaw na. Pero, yun lang. Si Gushon hindi pa rin gumagalaw. But still, the show must go on. Ito na. Nagro-rotate na dito si Harith and Atlas, which is si Jake and Bulu. Ito na. Bubulugin na dito. Si Charles, tamang blink lang. Palayo.
para hindi siya ma-first that time. Ito naman si Selena, nakaka-uwi muna kasi wala na rin siyang mana that time if I'm not mistaken. Kaya hindi na siya masyadong nag-extend pababa. So, think, pero, one fun fact, okay? Gosu, okay? The Gosu squad, if I'm not mistaken, sa US, 4v5 po ang laban nila. 4v5 ang laban nila, nanalo pa rin po sila, okay? So, kasi mas mabilis silang makaka-rotate doon. Or mas yung jungle ba, yung jungle eh mas makakapag secure, no, mas masisecure yung mga jungles. Pero ito, nila sa may madang baba ay mid lane, magkakaroon ng tawag doon, bait muna, no, bait, konting bait lang muna ginagawa both teams. Pero ito ang tapang dito ni Charles Vidya, patalikod, pero chrono dash and combination. Pero ito, isang one hit na lang dito si Atlas. Pero hindi naman papalaganda tayo. Tamang rest ko lang naman dito. So, Order of Chaos mo ang may bibigay dito. Pero Order of Brilliance, ayun na. Kakasa na ni Ezra. Pero uy, mukhang susunugin nata siya. Synchro Fission to secure the kill para dito kay Jake. Pero sasapakin siya sa mukha dito ni Rickel. Pero double kill ang ginawa dito ni Jake. Tamang sidestep lang ginawa niya. Pero nandito na si Charles. Nakaabang na ang stoppable force niya. No? Nakaabang na ako. Hindi yan uuwi. This could possibly a double kill. Pero ito, muntik nang maabutan that time si Yeti Esports, pero tamang fire missiles na para bugaw muna. Bubugawin muna niya dito si Yeti Esports para hindi na siyempre makasipag-secure ng 3-0 in favor of the Digital Devil Sanity. So tingnan natin ngayon kung makakapag 4v5 comeback. Usa pa rin yan, okay? It is rare but not impossible, okay? Rare but not impossible yung mga ganitong situation na 4v5 na nanalo. No, pero tingnan natin, 1-1 po tayo ang score natin ngayon. This is a do or die match, no? So, pag hindi naman do or die, but yun nga, kung sino man nanalo dito, syempre, mas mataas yung points na makuha. Pero ito, tingnan natin ngayon ang magiging bakbakan last insanity para dito may pantang top lane, pero tamang bit lang ginawa dito. Yeah, Charles, but the turtle has been secured by Jake. So, blue and the turtle buff ang na-secure dito ni Jake. Tapos, Dark Knight Balls, may pantang baba, napitas. That time, si Selena, no? So, that is actually a mismatch kasi nagiging off lane dito si Selena. That is somehow a and this is a funnel Lunox na medyo mahina, hindi naman mahina pero medyo kukulangin sa damage. Pero ito, Order of Chaos bibigay that time pero Salmon Force is there, tapos may maliwagang aso pa pero mega kill na nga para dito kay Jake. Tingnan natin ngayon Synchro Fission Chrono Dash combination plus the last insanity, pero tamang tick lang dito si Grok, mga Babi D. Pero ito, hinahabol pa rin, gigil na gigil, tapos unstoppable force init siya sa hangin, boom, patay dito si TNK. Si Faye na napatay siya that time. But the mid lane will be pushed by Jake dito. No? Pero kumain siya ng tiny. Sige natin na natin madadashing dash out dito ni Tank Cute. Si Tank si Cute. No? Itong si Jake 0413. Pero hindi, nakasayaw dito. So, sulit na sulit yung Evo's skin dito ni Jake 1-0413. Pero ito, 3 against 3 ang maglalaban dito sa may bandang taas. Tingnan natin Dark Knight Balls sa may bandang baba. Tingnan natin kung mahuhuli ba niya. Ito na, uy, kumain ng Poison Stinger ito. And ayun, kinain ni Charles itong mga Poison Stinger. Pero doon sa ibang bandang top lane, biglang nakapag-dash and dash out. Take out at si, si Selena. Pero ito, na first down si Grok. That is actually a good tempo para dito sa side ng Digital Devil Sanity. Med peggle sila dito dahil napapanel na dito. Pero yun na naman, may wagang pat. Kumama na naman. Tingnan natin kung mapag-dash in. But I think hindi naman masyadong tuturuin yung kasi medyo delikado. Pero ito, may ano nata ito, unstoppable force. Ay, pero na-unstoppable force nga doon kay Yeti. Mukhang may last insanity. And that is actually a secure kill para dito. And ito na nga, pinupush na dito yung may bantang bot lane. No? The pressure is real para sa... Okay, and I think nag-concede na dito. Okay, nag-concede na. And I think this is actually... Hindi na nila kaya yung pressure na inaibigay. This is actually 4v5. Pero kaya ng pinag-usapan natin, no, kagaya ng sinabi natin. Maraming salamat kay Millie Dolor, no? Maraming salamat dahil nagkasa kayo pagkakas natin. Pero yun nga, kagaya ng sinabi ko, na-destruct ako doon. So, maraming salamat. Pero yun nga, 4v5 kasi talaga, no? 4v5, medyo alangan din talaga sa lane. And ang naging nangyari pa is the funnel Lunox. Medyo delegates din talaga, medyo hindi rin talaga pina-funnel si Lunox. But it's still a good game, sportsmanship at its finest. So, palakpakan nyo naman, no? So, share nyo naman yung live stream natin. Maraming salamat talaga. No, maganda yung pinakita nila kahit na natalo, di ba? Kahit na natalo, lumaban pa rin sila kahit na 4v5. Kasi yung napag-usapan eh. I mean, Mobile Legends o eSports is all about sportsmanship naman. Okay, so kaya tayo nagkakaroon ng ganito. Esports, team building, ganyan.
para ma-build yung critical thinking skills natin, but still yung essence talaga ng Mobile Legends is for teamwork and of course sportsmanship. Okay, and I hope na yun nga na na-i-promote po natin yung sportsmanship. And maraming salamat po. Maraming salamat po sa